Ganito yung itsura ng mga palayok na ginagawa nila, Ate Nancy. Marami sa mga dishes dito sa Tibiao, dito sa Antique, ay gumagamit ng palayok. Kasama ko dito si Melanie. Ang iluluto niya para sa atin ay yung isa sa mga native delicacies ng Antique, yung chicken papisik. Ito yung chicken. Ano yung pisik? Yung pangtasik po, mami, mong asin. Ah, so dito sa Antique, kapag tumatalsik, pumipisik. O, parang ganon. Ah, so tatalsik yung manok naman? Hindi po, ano? Yung asin lang po. Ah, yung, ay, sandam ako na asin to. Oh my gosh, good luck sa mga kidneys natin dyan. Tahan po natin yung chicken papisik. Mm-mm. Tapos, mag-scrub po tayo ng asin. Kailangan native na chicken. Opo po, ma'am. Kasi mas masarap po kasi yung native na chicken, yung ipapisik. Papasok po natin dito yung... Tanglad. Yung susunod po, yung dahon ng sampalok. So may dahon ng sampalok. Opo. Papasok po natin dito. Sunod na ilalagay ang sibuyas at batuan. Batuan. Opo. Naku. Ito yung sikat na pampaasim dito sa Visayas, yung batuan. Usually ginagamit nila yan sa mga sinigang, ganon. Maasim siya, pero hindi kasing asim ng sampalok. Pero ang masarap sa batuan, meron siyang fruity taste. Then yung tomato po yung pinaka... Ay, kamatis. At ang sikreto sa pinapisik, maraming asin na ilalagay sa palayok. Ayan, marami na talaga. Yes, ma'am. Ano po kasi ang dalawang... Pero hindi naman natin kakainin yung asin na yan, di ba? Hindi po, ma'am. So parang yung pinaupong manok, di ba? Opo, ma'am. Parang ganun po. Parang ganun yung peg niya. Tapos yung next po, ma'am, ipapasok po natin dito yung manok. Okay. Ayan, then takpan po natin ng... Ay, walang tubig! Hindi po, ma'am. Hindi po at tubig yung mamuluto sa kanya. Yung juice po ng... Natural juice yes ng po, mga manok. At saka asin po. Ooh! Lulutuin po siya natin ng good for almost 1 hour po. Matapos ang isang oras ng pagpapalambot sa manok, kumusta naman kaya ang itsura at lasa ng ating papisik? Ay, Diyos ko, nahulog yung mga ano. Dito. Ay, nasunog yung ano, yung asin. Opo, ma'am. So actually, yung cooking process niya parang pinaupong manok kasi niluluto rin sa asin. Pero tingnan ninyo ito, nasunog na talaga yung asin. Tapos, madali mo pa rin siyang malilinis. Unlike kapag ang ginamit mo yung kaldero, di ba? Naku, didikit yung asin na yan dun sa kaldero mo. Yung iba naman, naglalagay sila ng foil. Pero ang sabi nila, iba pa rin daw talaga yung lasa kapag ginamit mo ay palayok. Kasi yung palayok, meron siyang mga natural flavors na nai-infuse pa doon mismo sa pagkain. So, eto na yung ating chicken papisik. Tikman na natin kung iba talaga ang lasa kapag niluto sa palayok. Native chicken pa ha, yung ginamit. Akala ko maalat siya, hindi siya maalat at all. Meron siyang konting asim-asim dahil dun sa batuan. Very flavorful. Ang nalalasahan ko yung batuan. Meron siyang hint ng konting asim, tsaka konting alat. Kahit na niluto siya sa asin, hindi siya maalat talaga. Sakto-sakto yung lasa ng maasim-asim na batuan at saka yung sampalok. Tapos maalat-alat yung yung mismong manok dahil sa asin. Tapos alam mo, napaka-flavorful talaga kapag native chicken yung ginano. Ang lambot. Alam ko yung pagkakalito. Iba yung sarap niya. Iba yung lasa niya. Yun ata yung nagagawa talaga ng palayok. Ang lambot.
Ay, may sausawan pala dito. Actually, solve na ako kahit walang sausawan eh. Masarap na siya kahit na hindi sinausaw sa toyo. Pero sige, tikman natin. Pwede rin. Pero actually, kahit na hindi mo isausaw sa toyo at suka, malasa na siya eh, dahil dun sa batuan. Malasa.